Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Inisa-isa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 8-point socio-economic agenda ng kanyang administrasyon sa muling pagharap para sa kanyang ikalawang ulat sa bayan. Pasado alas 3 ng hapon nang dumating ang chief executive sa Batasang Complex sakay ng presidential helicopter. Agad naman siyang sinalubong ng bagong talagang Armed Forces Chief of Staff, Lieutenant General Romeo Brauner Jr. At pagpasok sa gusali ng Kongreso ay sinalubong siya ni na Senate President Juan Miguel Zubiri at House Speaker Martin Romualdez. Bago simula ng kanyang talumpati ay inilabas ang isang video presentation, tampok ang mga nagawa at naging aktibidad ng Pangulo sa isang taong panunungkulan. Sinimula ng Pangulo ang kanyang talumpati sa tinukoy niyang mga tagumpay, partikular sa pagbawi ng ekonomiya na naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Sa panayam sa kanya ng mga mamamahayag noong nakaraang linggo, sinabi ng Pangulo na magiging simple lamang ang kanyang talumpati at ilalahad lamang ang mga nagawa ng kanyang administrasyon sa unang taon ng panunungkulan bilang Pangulo. Umalingaw-ngaw ang tunog ng sirena at inatasan ang mga mamamayan na lumikas sa ligtas na lugar. Ito ang senaryo sa air raid exercises na inilunsad sa lahat ng lungsod sa Taiwan. Alauna imedya ng hapon, nagpakalat ng text messages para sa test drills at inatasan ang mga mamamayan na magtungo sa evacuation centers. Ginawa ang air raid drills bilang paghahanda sa anumang pag-atake kasunod ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Taiwan at mainland China. Inalis na ng Department of Transportation o DOTR ang mandatory anti-COVID mask at physical distancing sa public utility vehicles o PUVs. Kasunod dito ng inilabas na Proclamation No. 297 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nag-aalis sa State of Public Health Emergency sa buong bansa. Ayon sa DOTR, maaari nang ibalik sa normal o pre-pandemic situation sa mga pampublikong sasakyan gaya ng tren, bus, eroplano. Mangangahulugan ito na hindi na ipagbabawal ang pagsasalita o pag-uusap sa loob ng train at paggamit ng cellphone. Nagkaroon na ng pag-uusap sa pagitan ng United Nations Command at North Korean government kaugnay ng kaso ng American soldier na si Travis King. Sa isang press briefing, sinabi ni Lieutenant General Andrew Harrison ng UN Command, nagpaabot na sila ng mensahe sa Korean People's Army para alamin ang kalagayan ni King. Si Private Second Class King ay patungo sana sa Seoul Airport para ihatid sa Texas dahil sa kaso nito sa South Korean Police nang tumakas ito at sumama sa isang tourist tour at tumawid sa border ng North at South Korea sa demilitarized zone. Wala pang komento ang North Korean government sa kaso ni King. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.